Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome to my vlog. Guys, dumating na yung induction pump guys na ano guys, pinakalibre. Tingnan nyo guys, parang bago na guys. Oh, nilinisan na nila. Guys, tingnan nyo guys. Ayan na yung kunya guys, nalagyan ko ng ano yung half moon. Lagyan ko ng grasa para di malaglag pag ano. Di malaglag pag lagay. Kaya ikabit na natin to guys. Para mapaandar na. Ang pagkabit guys, ganun pa rin procedure. Kailangan kung anong itsura ng kunya dati, doon siya nakabalik guys sa ano. Para dito siya pasok guys ba. Ingatan niyo yung kunya guys na hindi siya mahulog guys. Kasi pag mahulog yan. Nalaman niyo naman ito kung nakagayt kasi. Okay, kumagos talaga yun. Guys, kasi hindi nag-guide yung kunya guys. Kailangan i-guide talaga yung kunya. Masuk. Ayan guys, nalo kasi i-guide talaga yung kunya doon sa slot sa timing gear. Kasi kung hindi mo i-guide na hindi sumabay sa uso, hindi sumabay sa ano.
Ayan na. Kabit na siya. Pagkabit na lang ng ano dito. Yung nut na washer at saka yung nut na disribe. Kabit yan, matakpan. Kabit na yung mga PW lines. Ito, kuya natin yung pandarin. Ito lang na yan sa pagano. Ano ng mga bolt. Ayan na guys. Kabit ko na yung mga fuel. Kabit ko na yung dito. Tapos yung mga PW lines na lang at PW hose.
Ayan guys. Kabit na lahat guys. Kabit na yung blower pan. Ayan yun guys. Kabit na. Kabit na ang wheel lines. Kabit na yung clutch pan. Ang gawin na natin ito guys. Panda rin na lang to. Under kaya to guys. Under kaya ito guys. Kasi kinalibrate kong pinanggal itong injection pump. At kinalibrate. Injection pump. Kabit na yung intake. Ang gawin natin. Under rin na lang. Una natin gawin guys. Tingnan natin kung yung injection pump nagbibigay ng supply papunta yung detector. Sa isa. 1, 2, 3, 4. Tinanggal natin yung injection pump guys eh. Ayan guys, wala pa guys. Firaw? Awa, firaw? Ayaw. Ibumbawa natin ito guys. Mas ilibang po? Guys, kaya natin yung pinaredondo guys kanina. Kaya natin pinaredondo guys at binuksan yung mga ano guys, mga pipe ng injector sa isa. Tingnan nyo guys, kasi gusto nating malaman kung nagsusupply ba ng crudo yung bawat wheel rail ng injector guys. Ayan guys, number 1 guys, mayroon na guys, basa na guys. Mayroon na siyang crudo, nagsusupply na. Ayan guys, number 2 nagsusupply na rin, number 3 ayan nagsusupply na rin, number 4 ayan o supply na rin. Meron na siyang supply na crudo. Kaya pandarin na natin to guys. Kasi pinaano tong injection pump. Pinakalibrate. Tingnan nyo guys. Guys, take note pala guys ha. Ang injection pump pala guys. Pag malaki na talagang sira sa ilalim guys. Kahit ilang beses mo yung i-calibrate guys. Mayroon talagang magluloko siya guys. Yung tulad ng minor niya. Pag-apak mo sa minor, pag-apandar mo, ano, rich na lang mag-wild yung minor, rich, ang taas ng minor. Kaya tanong adjust mo, di makuha. O di kaya ay walang minor. Walang minor. Kaya tanong adjust mo sa minor, mamatay-matay kasi walang minor. Yan guys, malaki nang sira nun sa loob ng injection pump guys. O minsan naman, kala mo, nag-wild yung injection pump, kasi pag-apak mo sa accelerator, gasolinador sa accelerator cable nagtamataas, ito palang cable nag-i-stack up guys. Itong cable na to guys, tingnan nyo guys, kasi oh tingnan nyo gumagano'n yan sa guys oh. Oh yan, ito okay oh, yan oh, yung cable na yan guys, yan ganon ninyo guys para malaman nyo kung nag-stack up ba, kasi gumagano'n balik-balik yan sa guys eh, gumagano'n yan sa guys oh. Yan gumagala oh. Yan o. Pag ganun ninyo guys, pag ganun nyo sa cable na hindi gumagalaw-galaw, ibig sabihin nag-stack up guys, kaya magtaka kayo minsan, pag-apak nyo sa accelerator pedal, tumataas yung minor, ayaw bumalik sa normal na minor. Kaya ayaw bumalik, nag-stack up pala tong cable. Kaya isa rin to, ano,
Pag-check nila itong mga itong cable na to. Accelerator pedal cable. Andarin natin guys ha. Kasi may supply na sina Crowder. Tingnan natin kung maganda na bang ano. Kasi ang problema nito, ang problema nito guys, nagka-cut off. Nagmi-misfiring. Tapos namamatay, nawawala yung minor. Pag adjustan mo yung minor, nag-wild. Tapos maitim na yung usok binubuka doon sa trambutso. Ayan guys. Tugurin natin. Nakabit na yung mga wheel rail. Kabit na yung ito, yung iba. Tatapos na lahat ang mga yung lahat. Tingnan mo guys ha. Tingnan natin kasi may supply na eh. Kaya doon doon kanina, dagag na mabas sa supply ngayon, may supply na eh. Masabasa na yung injector eh. Kasi guys, kung pag hindi nyo matingnan yan guys, hindi nyo malalaman kung supply ba ng crudo ang injection pump papunta injector. Kailangan tingnan nyo muna. Isa-isa. Tingnan natin ito guys, kumanda. Nakanda na ba? Nakanda na kaya ito guys. Tingnan natin guys ha. Heater muna. Importante yung heater guys, lalo na kung tagal din nakanda. Tapos malalaman mo guys kung maganda yung ano ng injection pump. Maganda yung atak. Pag ano mo guys o? Pag ano mo sa pump, pag apak mo sa accelerator, malalaman mo yung sabay ng pwersa ng makina. Tingnan mo kayo. Oh, lakas ng pwersa. Ayan guys. Kasi guys, pag ano mo sa accelerator, sumasabay yung pwersa ng makina, tapos pag bita mo, sumasabay doon siya, sumasabay din yung makina, ano, sa accelerator mo. Ayan guys. Guys, sabihin guys, yung ano na yan, seating na yan, ang ganda na yan, ang ano guys, ang ganda ng pagka-seating na yan. Tapos tingnan natin guys, kasi dati may usok pa ito eh. Tingnan natin dito kung may usok pa. Tingnan guys ha. Kasi acceleration to guys para makita yung usok. Normal lang talaga yan na may kaunting usok na itim. Pero hindi masyado marami talaga atin na marami. Ayan guys. Kita nyo guys, wala nang usok. Ibig sabihin guys, maganda na. Maayos pagkakalibre ito. Ayan o. Dati parang mamamatay. Kaya parang mamamatay ito dati guys. Kasi nag-i-airlock yun. Yung mga o-ring dito sa injection pump. Nasira na. Kaya yung hangin nakapasok sa loob ng injection pump. Kaya mag-i-airlock. Taka yung driver na mag-i-airlock na namamatayan siya. Lalo na pag umaga, ang hirap andar. Ganyan ang sakit na mag-i-airlock guys. Pagmasukan niya, mapasukan niya ng hangin yung fuel system mo. Saka kapag umaga, ang hirapan na rin. Ayan guys. Sana may tatayin ko muna guys ha. Ayan. Ayan guys, sana may naisira ko sa inyo guys sa part 2 to guys, sa ano
Yung ang problema nito, maitim na usok. At saka namamatay. Nag-i-airlock. Nag-i-airlock siya guys. Tapos yung minor niya nawawala. Tapos kung adjustan mo ng ano yung minor, tumataas, nag-wild yung makina. Tumataas yung minor. Kaya induction pump yung problema guys. Ayan. Ngayon okay na. Ano yung induction pump, nakalibrate na. Parang bago na nga eh. Oh. Inisan nila. Ayan guys. Buti na lang yung induction pump. Wala yung sira sa ilalim. Medyo kaunti pa yung sira. Okay guys. Hindi guys, di na ako nag-adjust dito guys ha. Kasi ganda naman seating guys eh. Wala na akong adjustan. Pagsalpak ko na lang guys, nilagay ko talaga sa standard na seat. Ano niya guys dito, ang injection pump. Nilagay ko talaga sa standard na timing. Hindi ko in advance, hindi ko ni-retard na standard yan siya guys. Yan guys. Hanggang dito na lang guys, ako magpapaalam na. Guys, kung baguhan pa lang kayo sa vlog na to guys, sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel Buhay Saudi Boys TV. At click niyo na rin ang notification bell para updated guys sa next susunod na video. Hindi ko na ipakita sa inyo pagkabit ng upuan, pagkabit ng cover nito dito guys ha, kasi madali lang naman yun eh. Importante yung ano, pagkabit sa injection pump at saka pag-andat. Kaya yan guys, bye-bye na guys. Ingat kayo lagi. Bye-bye. Salamat sa panonood. Bye-bye.